July ba o May? Parang election niya na tayo. Nakita na eh, no? August ba? August, ayan. No? So, dito na nga, nagbabalik na po ang tambalan namin ni Tang Mading. At ito nga, si Hensel. Pero dito na tayo sa FM, di ba? Ayan. Mas ba? Wala na sa AM. Nilipat po tayo ng lokal na pamahalaan ng syudad sa FM. Marami po ata kasing nakikinig sa FM eh. Ganun ba yan, Tang Mading? Ha? So, ayan. Ano ba ito? Central Luzon ng coverage ng FM? Oh, ayan. Laki-laki pala, no? So, good morning sa lahat po ng mga taga-Tarlac City tsaka Central Luzon, Tang Mading, ha? Sa mga nakikinig po ngayon dito sa aming tambalan ni Tang Mading sa Kaisa Radyo Patrol, ang opisyal na programa na sa radyo ng lokal na pamahalaan ng syudad ng Tarlac. Ayan, good morning po. Ni Mayor Cristy Angeles. Tama. Sa ilalim ni Mayor Cristy Angeles. Ayan. So, marami tayong pag-uusapan ngayon. Ang Mading, actually, mamaya, makakasama po natin ang hepe ng City Information Office na si Ma'am Maureen na Clemente na nakasakalukuyan po kasi nandito sila sa Manila Hotel. Alam niyo naman po ang Tarlac City kasi nanalo po yan sa kauna-unahan after 228 years of existence. E ngayon po nakakuha ng Seal of Local Good Governance. Yeah. Yan, ang pinakamataas na award na ibinibigay sa mga lokal na pamahalaan. For the first time po yan. First time po yan, ha? First time. Ayun nga, nandun nga po sila ngayon sa Manila Hotel, kasabay ng mga kasama rin natin eh. May mga nanalo rin dito sa ating probinsya. At congratulations din po kay Governor Susan Yap, yes, dahil po nanalo rin po sila. Nasa Manila rin po sila ngayon. Kasama po natin ang mga iba pang mga LGU na nakalusot dito sa napakahirap na assessment ng DILG. Bayan criteria. Yan, oo. Tama. Pag-uusapan natin mamaya. Mading. Pero for the meantime, kinocongratulate po ng City Government of Tarlac under Mayor Cristy Angeles ang mga kapwa niyang mga LGU na nanalo din. Ang Kapas. Yan. Congratulations po. Nandyan din po sila ngayon sa Manila Hotel. Ang Gerona. Nanalo po yan. Kapas under Reyka. Reyka. Tama po. Ang Gerona. Under Mayor... Siya na yun? Eklar, Mayor Eklar, Moncada. Ayan. Ayan. Pura. Pura under Domingo, ata. O yata. San Clemente under yung babae. Yan, hindi ko naman namin. Magpasensya niyo po muna, tambahan namin itang Mading. Ayan. Ang nanalo pang next pa dyan, ang Santa Ignacia. Ayan. Sino yan? Sino yan, Tang Mading? Sa unang doktor, yan. Oh, basta. Sorry. Sila, ano rin? Lita rin ang pangalan niyan. Ayan, sila Lita rin, no? Tapos, ang Victoria, siyempre. Siyempre, ni Governor. Governor Susan Yap, si Mayor Christian Yap. Siyempre, ang San Jose. Di ba? Si San Jose, si Mayor Capitulo. Kapitulo na. Palakpakan naman din natin muna yung mga yan. Palakpakan muna natin. Ha? So, sa lahat po ng mga nanalo po ng SGLG po ngayong araw na to, makakakuha ng award. Congratulations po sa ating lahat. Mamaya, malalaman po natin kung ano ang mga pangyayari dyan sa SGLG na awarding dito sa Manila Hotel. Pero for the meantime, konting balita muna tayo, Tang Mading. Kamusta ka naman nang magmula nung tayo'y nagpahinga? Katulad din ang dati. Nasa radio pa. Nasa radio ka. Buti ka pa. Nag-radio ka pa pala. Yes. Kinuha ko ni Vice Mayor Aromin. So may programa pa rin tayo sa Sanggunian. Sanggunian Panluson. Yan. Kaya every naman pala. Lunes yun. Lunes naman. Tapos tayo. 7 to 8:30. Tapos tayo naman alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. FM din ba si Vice Mayor? So AM pa rin. Tayo FM 9 to 10. Yan. Every Tuesday and Thursday. Okay. So for the meantime, bago natin na abang inaalam na natin ang mga sitwasyon na nangyayari dito sa Manila Hotel, dito sa awarding ceremonies ng SGLG para sa Tarlac City, onting kwa muna tayo.
onting balita mo sa mga nangyayari dito sa Tarlac City. For the state of, oh, nandun ka ba nung state of the city address ni Mayor Christie sa Kaisa Hall noon? So anong masasabi mo doon, Tangmading? Okay, okay. Pero hindi ko nakapasok. Bakit? Nahilo ako eh. Ay, ganun? Meron kong vertigo. Ay, hindi, oo nga, hindi mo nga makuha. Ay. So kung matatandaan po natin, dito sa mga nakikinig po ngayon, si Mayor Christy Angeles ay nag-deliver ng kanyang State of the City address noong October 11, 2019 sa Kaisa Convention Hall. Ito ang 1,178 araw ng pamamahala ni Mayor Christy na nagpakita ng mga bagong programa, as in bago, mga bago at mga makabayan na programa na inilatag at hanggang ngayon ay ibinibigay pa rin sa mga tao ng mamamayan ng Tarlac City. Ayan. Ang sunod sa bata, dapat ang mayor, ang mga local government officials ay magbigay ng kanilang 100 days accomplishment. Yan, o, diba? So, noong October 19, yun na pala yung kanyang 1,198 days of good governance. So delivery nung kanyang mga kanyang state of the city address ni-report niya ulit, tama din, ang mga programang inilatag niya for his first term or her first term. So yung mga nilatag niya po doon hindi naman talaga magkakaila, katulad na po diyan yung kanyang school kids na talagang tumatatak po yan. Ngayon nasa 88,000 school kids na ang naipamimigay niya. So ayan nga po, no. So pangalawa, bago magkaroon ng State of the City address, kung matatandaan niyo, nagkaroon naman ng State of the Nation address, yes, si Presidente Duterte, na linisin lahat ng kalsada, mga pangunahing kalsada dito sa ating syudad o sa lahat ng LGU. Hindi pa siya nag-State of the Nation address. Alam mo naman, ang Tarlac City, inumpisahan na po ni Mayor yan. Kaya kitang-kita niyo naman ang nangyari po ngayon sa Tarlac City. So ang city government ay ni-launch ang Disiplinado Ako, Lungsod Ko, Linis Ko ng July 1. Yes. July 1 po 'yan. Unang-unang araw ng pangalawang termino po ni Mayor Christy, inilatag na po ang kanyang programang Disiplinado Ako, Lungsod Ko, Linis Ko. Ayan. Ito yung mga local ordinances na ipinag-implement na, lalong-lalo na ang traffic ordinances, ang anti-smoking on public places. Pakuan na po yan. Mahigpit nang ipinatutupad ngayon sa buong syudad ng Tarlac. Lalong-lalo na yung anti-littering. Kung sakasakaling mamaya, pwede natin makausap si Engineer Bong Tanyedo sa ating ang OIC ng Senro. Kasi siya mismo naninikit . Si mismo, siya masasagot siguro niya kung ano yung ilan na penalize dito sa anti-smoking law natin. So paano po ba yung anti-smoking law dito sa ating EO number 6 yata ni Presidente Duterte? Lahat po ng mga pampublikong lugar, bawal pong mag-yosi dyan. Bawal pong manigarilyo. Mga natatanggap po natin nung unang inilatag yan ni Mayor Christy ng July 1, yung mga talagang TODA, PUJ drivers na nag-yosi habang po namamasada. Yan po talaga yung unang natutukan dyan. Ang EFTA niya ito talaga yan, yung talagang pati ang mga BHWs ng lahat ng 76 barangays, biglang kumalat yan tang mading sa EFTA niya ito. Wala na sila. Kaya nga Oo, di ba? Kaya yung mga ordinansa po ngayon, hanggang ngayon po, ay talagang pinatutupad ng mahigpit. Kasabay niya diyan ng si Attorney Numer Lobo. Yeah. Ang talagang kasama ko sa team ni Attorney Numer Lobo. Ayun kasi sa direktiba kasi ni Mayor Christy Angeles to Attorney Numer Lobo na talagang mahigpit na ipatupad na itong mga ordinansa. Kaya nga naman nung nag-grade lang DILG, wala, madaling-madali nating naipasa talaga. Ang lahat ng masisikip at mga
maliliit na daan eh talagang lumitaw. Dumanak na ba kayo tang muling sa palengke doon sa may nangyari na ba? may meron ka bang nakitang pagbabago doon ng muling? At saka nakita mo yung isa sa dati-dati doon sa may along the Aquino Boulevard, no? Nakakalat yung mga ay, wala na. Kaya nga ganoon eh. Umimpil na yung mga ibang sasakyan na ano dyan, wala na doon. O, ayan. Kasi sila mga tricycle. Oo nga. Dati, wala na rin sila. Wala na, kasi inayos talaga yan. Lahat unang toda na wala naman talagang lugar at bakit sila doon nagmamasada o gumagawa ng terminal, eh talagang winalis po yan ni Attorney Numer Lobo kasi yun ang direktiba ni Mayor Cristina, iayos muna yung mga toda. Kasi ito yung mga unang mga lugar na pwedeng magkalat, magsigarilyo, tapos hindi naman pala sila dapat doon. So, ayun nga, no? Dahil doon sa mga direktiba ni Mayor Cristy Angeles, eh talagang itong angel cleanup drive niya na eh talagang napaka-effective. Diyan, no, Militao, no, unti-unti, nakakaroon ng disiplina ang ating mga kababayan. Oo. Oh. Na dati-dati walang disiplina, nandito, na kanilang mga basura, na mga sikirin basura. Ngayon, may disiplina. May disiplina na. Pero actually, dahil nga lumalabas ako kasama ni Attorney Numer Lobo, well, kailangan pang onti. Onti pang paalala sa mga kababayan natin na bawal pong magkalat, bawal pong gitna sa gitna ang tricycle sa kalsada, lalo na sa national highways, bawal po ang manigarilyo sa mga pampublikong lugar, lalong-lalo na po ang jeep tsaka sa tricycle. Meron pa rin po kasi. Meron pa rin po kasi. Siguro kaya... Kukunti na lang mga pasaway. Umonti. Tama po yun. Pero ang naniniwala po kasi sa Attorney Numer Lobo na dapat talaga eh, dire-diretso yan at hindi niya hihintuan. Hanggang maging normal na sa pamumuhay ng kapwa natin kababayan dito sa Tarlac City na ang bawal manigarilo sa publiko, sa pampublikong lugar, ang tricycle dito nang dapat sa kanan, ang pagtapon ng mga maliliit na mga basura, iibulsan nyo na lang. Hanggang tumatak ito, itong klaseng disiplina sa ating mga kababayan, eh doon pa lang natin masasabi na ang programa ni Mayor Cristy Angeles na Angel Cleanup Drive ay successful na. Ayan. Kaya nga, no? So... Kaya, nagwagi. Ah, yeah. tama po dyan, no? Seal of good local governance. Ayan. Lahat po yan. Nanalo siya dyan. Hindi ka kasi papasa sa SGLG, tangmading, kung kahit isa lang ibinaibagsak mo. Ang mga criteria kasi natin dito sa SGLG, madami eh. Halos lima to eh. Actually, sinulat ko kasi baka kalimutan ko eh. Ang disaster preparedness. Yan, yeah. Yung amin. Dapat ang of isang... Yes. CDRRMC. Tama po yan. Ang disaster preparedness ay chinecheck po ng SGLG kung talaga bang kaya mong rumesponde o preparado ba ang isang lokal na pamahalaan katulad ng Tarlac City sa mga parating o mangyayaring mga kalamidad. O, eh, nanalo po tayo dyan na natugunan po natin ang mga criteria na yan. No? Tapos, ang sumunod po dyan ay yung financial administration. Yes. Kung tama ba, importante yan. Yan po ang dami pong pinasa ng ating mga hepe sa budget, accounting, tsaka sa treasury, mga papeles na nagpapatunay na ang mga nagastos at gagastosin at mga naiipon na pera para dito sa ating syudad, eh talagang nagagamit ng husto at tama. Kitang-kita po yan. Kung hindi naman po talaga tayo papasa sa SGLG kung mali ang pamamalakad. So, pinasa po ng Tarlac City po yung criteria na yan. Susunod po dyan ang social protection. Yes. Ang mga insurances. Maraming mga social services. Nama po yan. Lalo na sa mga nasa laylayan na ating lipon. Tama po yan. Siguro ramdam nyo po yan. Kaya pati po ang DILG. Eh talagang nag-agree na oo, protektado ang mga mamamayan ng Tarlac City sa administrasyon ni Mayor Cristy Angeles. Pagdating po dyan sa SGLG. Peace and order, pinag-uusapan po dyan. Ang ating hepe, Joel Mendoza. Colonel Joel Mendoza. Eh talagang sumalang yan sa interview assessment
Pagdating po sa ating peace on offer. Na-televerse pa yan sa ABS-CBN. Talaga. Ayun nga. Ayan. Kaya nga, eh, dahil nga dyan, no, sa ating peace and order, eh, ayan nga. So, meron lang kausap si Tang Mading, lumabas lang. Pasensya na ho kayo, ha. Palakpakan mo natin si Tang Mading. Ayan. Palakpakan mo natin. So, habang nag-aantay po tayo dyan, meron na rin po tayong next na balita. Eh, yun nga, ang ating Seal of Good Local Governance ay ngayon ay ina-award na sa Manila Hotel. Kaya nga, anytime from now, pwede na po natin makausap si Ma'am Maureen Clemente, ang hepe ng City Information Office. Pero bago po dyan, ito pa nga, pinag-uusapan namin ni Tang Mading kung ano mga yun, mga nangyayari. Mula nung nawala kami sa ere. Tumawag sa akin, nag-aarap eh. Akala nyo, nasa AM tayo. Ah, AM, nasa FM na. FM na kami, kamo. Ayan nga, no? Nag-tune in na sila sa FM. Lumipat na. Ayun nga, dahil nga nag-FM na tayo, siguro nga na naramdaman ng ating city government na mas marami siguro nakikinig sa FM. Kaya nga, ganyan. Eto lang, sadali lang. Sagutin ko lang si administrator ni Numer Lobo. Mukhang may operations na naman yata si Attorney Numer. Good morning, Attorney Numer Lobo. Dali lang po, ha? Ayan. So, ayun. Kanina, pinag-uusapan natin na si Colonel Joel Mendoza ay naisa lang sa criteria ng under and ng SGLD sa DILG, yung ang kung peace and order, yan. Kung peaceful ba and orderly ang Tarlac City. Well, syempre, kitang-kita niya naman yung pamamahala ni Mayor Christie, bumaba lahat. Sa datos na pinanghawakan ni Colonel Mendoza, ayun nga, naging peaceful and orderly. Ayan, sige. Isa sa pangunahing proyekto o programa ni Colonel Joel Mendoza, yung pagsulpo sa sobrang. Ah, ganon? Oo, Tarlac City. Pati nagsusunod sa daan, sa Tom Hicks, sa Manatkukwahon, sa mga daan na ganyan. Kaya sinabihan sila. Yung pala eh. Yung mga pasaway, nilagyan na lang. Nilagyan ang kaso. Pursuant violation of PD 1602. Ayan. Teka, nandito na yata si Ma'am Maureen. Hello, Ma'am Maureen. Nandiyan ka ba? Naririnig mo ba kami? O nagkakaroon kami ng technical difficulty? Hello? Teka lang ha, medyo napuputol po tayo. Medyo napuputol lang kami. Wala akong pumapasok sa aming mga headphones. Okay, sige. Habang inaayos lang po natin, hindi po namin siya marinig. Ma'am Maureen, nandiyan ka ba? Naririnig mo na ba kami? Pinatay niya na. Technical problem lang. Oh, ulit. Kasi nga, pinapatch po natin ngayon si Ma'am Maureen sa Manila Hall. Kakapatay lang. Okay, sige. Sige, isa pang best ulit. Susubukan natin siyang konektahin dahil nga, tignan natin kung baka mukhang na-awarda na ata si Mayor. Malaking chance po kasi baka makatabi po ni Ma'am Maureen si Mayor Christy Angeles. At tingnan pa, alamin natin kung ano ang siya lang magbibigyan ng report. Ayan! Yung mas maganda pala kung siya nga mismo. Siguro, antayin muna natin kanyang kung ina-award na ba siya o hindi pa. Tingnan, pakinggan natin kung ano mangyari. Medyo lang nagkakaroon lang tayo ng onting technical difficulty. Hello? Hey. Ayan, Ma'am Maureen, good morning! Nandiyan ka ba? Nawala ka ulit. No? Oo. Timpla dito sa mixer ang inyong pagpasok. Okay, nasa ka na, yeah. Maureen? Patunay yan na tayo ay live ngayon, no? Dito tayo ngayon sa Manila Hotel. Pero bago ang lahat, magandang umaga po sa ating mga taga-sinig. Dito yeah. Sa ating Taisa Radyo. Good morning, Kenzel. Tang Mading. Magandang umaga po. Alam, napaka-festive ng mood mo dito sa Manila Hotel ngayon. Kakaumpisa lang ng programa ng pag-award ng ating
tinatawag na Seal of Good Local Governance. So, nakita natin kanina, dumating ang no less than si Secretary Anyo, no, na mag-welcome sa ating mga awardees ngayong umagang ito. Napakasaya ng mood dito dahil marami po ang magagawaran ng ating Seal of Good Local Governance. Ayan, nandiyan pala si Sec Anyo, no? So mismo si Sec Anyo ang magbibigay ng award kay Mayor Christie, ganon? Ayan, oo, at sa marami pang awardees. Pero for Mayor Christie, ito po ay tuwang-tuwa pong at malugod na tatanggapin ng ating malugod na mayora dahil ito po ang kauna-unahang pagkakataon, no, na matatanggap ng City Government of Tarlac itong award na ito. In fact, una ito, no, after 231 years, sabihin na natin. 231 years na since natatag ang Tarlac City. Ito pala the first time ever, wow na wow. Wow! So anong nangyayari ngayon dyan? Tayo na ba, Ma'am Maureen? Yeah, hindi pa naman, no, dahil kakaumpisa pa lang. Ah, yan, simula pa lang ang awarding, ayan. Mag-uumpisa, yan. Oh. So, umpisahan yan ng pagbibigay ng mga speeches, syempre. Ang ating magbibigay ng welcome address ay si Secretary Eduardo Anyo. Ay, naku, napaka-kunan naman yung mismong si Secretary na pala ang magbibigay ng award. So, ayan, siyempre naman, special. Anong mga kon ngayon dyan? Ano ang mga emosyon dyan ngayon? Siyempre, dahil tayo, unang-una tayong makakakuha niyan. Yung ibang mga bayan natin dito sa Tarlac Province, nandyan din ba? Nandito rin. Andito rin ang kinatawan, siyempre, no, ng ating Provincial Government of Tarlac. And by the way, no, for the city government, ang tatanggap ng award maya-maya ay si, of course, ang ating Mayor, City Angeles. Kasama po niya si Vice Mayor. Ah, nandiyan si Vice Mayor. Yes. Ay, yun pala. Nandito rin. Nandito rin ako. Vice Mayor, nandiyan pala. Oh, yes. Ang balita ko rin, Ma'am Maureen, parang kasama mo rin yung ibang department heads. Nandiyan din niya, yata. Kasama natin, department heads, no, sa department. Ngayon din ang kasama natin, no. Ma'am Maureen, teka, putulin kita saglit, napuputol ka na. Medyo umihina yung signal mo. Okay. Umihina yung signal mo. Balikan ka namin, ha? Balikan ka namin ulit, no? Tawagan ka namin ulit, ha? Para, sa bagay, nagsisimula pa lang naman ata, Ma'am Maureen, di ba? Tama. Okay. Oo, mamaya, si Mang Mading, nandito na, katabi ko. Yung nga, pamaya, kung sakasakaling baka mabigyan, baka makausap natin si Mayor Christie dyan sa award. Mas maganda kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, ha? Pero duda ko yun, baka tapos na ang programa ninyo. Oo. O sige, balikan ka namin, Ma'am Maureen, habang nagsisimula pa lang yan, ha? Tama. Sige. Okay, yan. Napakinggan niyo po si Maureen Clemente, ang hepe ng City Information Office na ngayon nasa Manila Hotel. Kasama po niya si Mayor Christy Angeles at Vice Mayor Aro Mendoza para sa kauna-unahang awarding ng Seal of Good Local Governance ng Tarlac City. 231 years na pala. Sinabi mo, ha? Kauna-unahan yan. Award, ha? Oh. After 231 years. Oo. Oh. Pero noong 2012, may sinabi na mayroong award daw ang Tarlac City. Oh, fake pala. Fake yun. Fake yun. Ayan, habang nag-awarding po tayo doon, balik tayo ulit kung paano po ba sinasalang ang isang LGU. Ang isang LGU para ma-recognize ng Department of Interior Local Government kung ito ba ay namamahala ng tama. Ang award na po yan, ito nga po, ang Seal of Good Local Governance. So kanina, si kwento ko lang, ha, si Colonel Joel Mendoza, ang Chief of Police ng Tarlac City, pinakita niya through documents and sa interview na bumaba ang krimen sa administrasyon ni Mayor Christy Angeles lalo na sa taon ng 2018. Orderly, in a sense na talagang pinakita ang mga plano para sa public order and safety ni Colonel Mendoza. Peace and order po yan. So kanina, this financial administration, tinitingnan po mabuti lahat ng dokumento ng ating lahat ng pondo ng syudad. Ang disaster preparedness, tinitingnan po ang kapasidad ng syudad kung kaya nga ba niyang protektahan at tulungan ang mga kababayan niya dito sa Tarlac City.
sa panahon ng kalamidad. Social protection, which is very napakadaling inaipasa to dahil itong mga unang programa ni Mayor Cristy Angeles. Peace and order, ayun nga. Ang susunod dyan, business friendliness and competitiveness. Kung ito, yung programa ni Mayor Presidente Cristy. Mayor Cristy. O Presidente Duterte. Ito po sa war on drugs. Oh, ito yan. Ito sa tanga. Okay. Oo. Ang report dito. Dito sa tala, pinagmamalagi natin, wala tayong ninja cap. Oh. Ninja. Ay, ano, wala tayong ninja cops dito. Wala pong na intrigang mga police mo dito. Tama po 'yan. Ayun nga, babalik tayo sa business friendliness and competitiveness ng isang syudad. Ayun nga, tumaas ang lahat ng gustong magnegosyo. Dito sa Tarlac City nung ito ay sinalang na ang ating treasury, accounting, tsaka budget ng mga DILG officials. Ang next po dyan yung tourism, culture and the arts. Yeah. Ang tourism po natin, hindi pa naman po ganun ka-awa-arangkada. Pero dahil nga sa administrasyon ni Mayor Cristy, dito gumalaw. Yeah. Nakipakita po ng ating mga hepe dito, ang tourism head na si Ma'am, si Sir Toldanes, si Willie, Sir Willie Toldanes. At nag-present po siya ng kanyang mga presentations po noon. Pinakita dito, umaarangkada na ang tourism ng ating syudad. Well, it is true that we don't have a natural tourism spot mm-hmm. dito sa Tarlac. Yes, sir. Kasi ang Tarlac is a landlock area. Wala tayong mga beaches dito. Mga cave-cave, tumukatubuka na rin yung princesa. But our mayor is trying her best to make Tarlac a tourist destination. Ayan. Kaya gumawa siya ng mga tourist destination, yung mga tourist spot, no? Kamukhaan ngayon, kaysa convention hall. Ayan, pag-usapan natin yan. Kaysa convention hall. Tourist spot. Tama po yan, no? Nagkakaroon ng convention, symposium. Oo po, tama. Actually, yung bago lang yung kahapon, yung mga bagong pare ng Diocese of Tarlac, doon ginawa kahapon. Yung Tarlac Plasuela natin, yung State of the Art Plasuela. Yan, tama. Tama po yan. Pinakamaganda sa buong Selva. Yan. Hindi man sa buong bansang Pilipinas. Oh, regarding dyan, nasa talking points kasi natin ang City Plasuela. Yeah. Ayan nga. Oh. Pero bago tayo pumunta doon, bumati muna tayo sa mga nakikinig natin. Ayan, good morning kay Vasco Manlutak. Kay Franco Conanan, good morning ha. Oh. Kay Abad Dio Divas, good morning po, good morning. Good morning sa inyo, mayapayabak, kekongan. Dito naman po sa Fresh Eggs Farm, Matapat Security Group, nako, nagpapabati si JL Tenorio Vergara. Oy, good morning sa mga ating mga security group dyan. Lorenz Barre, good morning ha, andyan ka pala ha. Magandang buhay po rin po sa inyo, Mary Grace Mariano Villanueva. Good morning po sa mga anak ko na si Pachu Arumi Yumi Park. Wow, hanggang kanya yung pangalan ni Ma'am Gwan. Good morning, Ma'am Mika! Nandiyan ka pala. Good morning. Ayan. Siguro, ito nakikinig si Ma'am na si Joey Miranda. Sir, sabi niya marami rin narinig karilyong drivers na nag-3-3M. Nako! Aabot po ito kay Torne Lobo. Baka ipatawag na naman po yung mga 3M natin dyan, ha? Bawal po kayong manigarilyo, mga PUJ drivers po natin. At talagang nakalatag po lahat po ng ating public order safety officers, ang ating POSO at TMG, sa lahat ng malalaking mga kalsada po natin. Nandyan po yan mga yan. Ha? Daan-daan po sa paninigarilyo, matitigitan po kayo dyan. So, ayan po. Ayan. So, dito kay Redick Lipad Pius, saludo po kay Mayor Cristy. Pangalawang termino pa lang nakakuha agad ng Seal of Good Local Governance. Di ba nung election claim ni Ace, nakuha niya yung SGLG nung panahon niya? Yata. 2012. Fake pala yun. On SGLG po, ito po ang una after 231 yes. years. Ito lang po ang unang-unang SGLG Award. Ayan. So wala pong nauna pa. Ito lang po yun. Ayan, ha? Going back, ang City Plasuela kasi,
nakakuha po yan ng budget allotment. Actually, wala pong ginastos ang city government dyan. Almost 12 million yan eh. Under po yan ng Department of Budget and Management. Ayan ang kanilang... At hindi po inutang. Hindi yan inutang. Tama po yan. Ang green program po kasi ng DBM, nakita po niya lahat ng open spaces sa buong bansa, kung may open spaces ka, i-develop ng DBM. Ang nakita po nila dyan, yung Tarlac City. Kaya wala po tayong nagastos dyan. Ito nga po, nakikita niyo, meron na pong talagang mga landscaping na nangyayari, may jogging lanes na mangyayari po dyan. Yung parking spaces, siguro pinapatibay na lang po ang mga semento dyan para magamit na po for parking space. Well, onting pasensya, humihingi po ng onting pasensya ang city government of Tarlac sa mga mamamayan po natin na dahil nga po ay nagiging parking lot siya for the meantime. Pero rest assured po, pagkatapos po ng constructions na nangyayari po dito sa ating plazuela, talaga pong mami-minimize na ang mga nagpa-park sa loob at the same time doon sa labas. Kasi nga po Meron na po tayong mga lugar para sa parking spaces. Ayan, ang City Plazuela po ay tuloy-tuloy pong i-improve. I-improve po yan ng tuloy-tuloy. Hindi po hihinto rin ang Administrasyong Angeles hanggang hindi nila nakikitang pampubliko ang ating plazuela. Ayan. Angel, isa sa mga criteria na kaya naging na tumanggap ng award ng Zeal of Local good governance ang Tarlac City under Mayor Cristy Arias because sa mga kanyang mga infrastructure projects. Yes, dito sa Tarlac. Now, for the information of the public, para sa kanon, masabi natin, sinasabi na natin na ito, basahin natin ang listaan dito. Bako, ang dami naman yan! Ang listaan. Dami niya itang mali. Mga ilan lang nakuha natin dyan. Sige. Kaya mga proyekto ayon sa barangay, no? Okay. Una rito yung sa Baras-Baras, concreting of local road na mayroong galing sa CDF ito, 975,132.75. Yung sa Kare, concreting of local road din, mayroong amount na 975,132 ang contract price. Yung Guso, operating of local road, 1,975,285 pesos. Sa Balinganawe naman, operating of barangay road, 974,921. Sa Dalaya, concreting of local road, 975,478. Sa Albinja, concreting of farm to market road, ang contract price, 975,482,000. Sa Binogana, concreting of local road, 974,908 pesos. Sa Maliwalo, concreting of local road na naman, 974,914.41. Sa Kapiang, concreting of local road, 975,020.27. Paraiso, concreting of local road na naman, 975,015. At sa Poblacion, yung redevelopment o yung periphery of Tarlac City Plazuela ay nakakahalaga ng 19,480,000. Yan po. So, peri-peri. Hindi yung mismo ano. Sa Suiso, concreting of local road, Sampaguita, 3,416.97. Pantog, improvement of multipurpose building, 974.785. At Maligaya, construction of drainage canal. Ito, marami ito. Sobrang dami niyan. Hindi ako uubos. Sa susunod naman. Yeah. Ayan. Ang continuation nito. Continuation sa Thursday. Okay. Ayan, sige. Baka dyan, baka pwede natin tawagan si Mama Aurina ngayon. Baka pwede pa natin siya mamali mo. Makausap pa natin si Mayor Christy. Meron pa tayong oras kahit paano. So after yan, ang improvement ng City Plazuela. Ngayon, meron na pong, di ba, matatandaan mo itong maging 14-in-1 ng Angel Care Program. Yes, may dinagdagan na naman niya. Dinagdagan na naman niya. 17-in-1 na tayo. 17-in-1 na po yan. 17-in-1 na po yan.
Ito ang mga pribilehiyo ng mga kababayan po natin dito sa Tarlac City. Ah. Ito, babanggitin ko lang kasi yung 14-in-1, dinagdagan pa niya ng libreng Angel Caskets. Angel Caskets. Oh, ayan. Free movie tickets sa lahat ng senior citizen. Nag-umpisa yan July 1st. July pa yan. Yeah. Tama, tama. Yung mga may ticket. Nanood ka na ba? Ginamit mo na ba? Ginamit mo di na ba yung card? Ah, ganun ba? O Animal Bite Center. Oo. Libre po yan. Marami na ako pinadala yan. Ah, talaga. Ang Animal Bite Center, ito po yung pag nakagat po kayong aso, pusa, punta lang po kayo dito. Libre po niyong makukuha ang serbisyo. Ayan. Tapos ang free blood typing. Yes. So yung ang Angel Care Program na dati pong 14-in-1, actually 7-in-1 lang yan nung nagsimula si Mayor Christie. Dinagdaga, naging 12, naging 14, tapos ngayon, 17 na. Nako, ang dami niya ng na nagamit. So ayan, nasubukan natin ulit si Ma Maureen. Hello? Hello? Ayan, nandiyan ka na naman. Oh, so, pwede ba natin matatapos na kasi oras natin, Ma Maureen eh. Baka meron ba tayong onting makakausap na oras ba si Mayor Christie sa yan, o. No? Yun ang hindi magandang balita na ihahatid ko sa'yo. Ay, ganun ba? Masyadong gumba? Oo. Tayo ay nasa labas lamang ng pavilion, no? Ganun ba? Nasa loob. Sa sobrang dami kasi, no, ng awardees natin, actually, cluster 2 na ito, no? Batch 2 na ito ng mga awardees for Region 3, 4, 5, and 7. Ang dami pala? So, ang allowed lang talaga ay tatlo lang na representative from each LGU. Around the country yata, no? Region ano ulit? Anong region ulit? Region 3. Anong region niya na mamayari? Yes. Region 3. 3. Calabar Zone? 5. Oh, ang dami. 7. Oh, ang dami pala. Hindi natin makakausap nga si Ma'am. Kahit naman, hindi mo tatapos yan. Well, anyway, kamusta na lang yung emosyon natin dyan? Kasi alam mo, kahit sino naman sa atin, syempre medyo nagagalak na makakakuha ng award for after 231 years. Yan, di ba? Sinasabi natin 231 years dahil kung ito yung bibilangin natin, ito yung pagkakatatag ng Tarlac bilang isang bayan talaga, no? Tayo ay naging independent na. Pero ang feel of good local governance ay sa ilang lamang ito, no? Pero nakuha na natin sa wakas, tayo ay dumaan talaga sa butas ng karanasan. Oo naman. Napakahirap ng proseso nito ang pinagdaanan ng city government at Tarlac. At ito na nga, finally, nakamit na natin. No? At ang laging sinasabi ni Mayor Christie Angeles, ito po ay hindi lamang tagumpay o achievement niya. Kung hindi achievement po ito or success ng buong city government sa pamumuno ng iba't ibang department at lalo ng siyempre sa kooperasyon at pagkakaisa ng bawat empleyado. No? So hindi ito sole effort o solo effort ni Mayor Christie Angeles. Kung kaya siya po ay laging nagpapasalamat sa lahat po no, ng nakiisa para sa tagumpay na paggamit ng ating Seal of Good Local Governance o SGLD for the first time, another first in history under the administration of Mayor Christie. Ayan, tama po yan. Tama. O sige. Dahil nga medyo... Tayo na ba, Ma'am Maureen? Hindi pa. Nagbibigay pa ng keynote messages, no, ang ating asama din natin ngayon, no, Representative Alfred Podcast. And then, saka pa lamang mapupunta sa mismong awarding, no, o yung pagkilala, pakatapatan at kahusayan ng pamahalaang lokal. So, meron silang marireceive na mga markers, no? Ipapakita natin yan later on. And huwag kayong mag-alala, kukuha na natin ng statement ang ating mismong Mayor PC Angeles. At ang payo ko sa inyo ay ang sabayanan ninyo o tumusok kayo mag-like and mag-follow kayo sa Tarlac City Information Office page. Guys, na sa ating Mayor PC Angeles para magkaroon pa po kayo ng mga ibang updates ukol sa nangyayari. Awardin ngayon ang ating Seal of Good Local Governance. Ayan, oh, sige, doon na lang. Like sinabi nga po ni Ma'am Maureen, abangan nyo lang po sa mga pages, Facebook pages ni Mayor Christie, Tarlac City Information, ang mga naging magaganap ngayon sa awarding ng Seal of Good Local Governance. Ayan, sige.
Thank you very much, ha. Thank you very much, Maureen. Okay, maraming salamat din po sa inyo ng kagabing araw. Okay. Yan, mukhang natapos na ata kami, no? Ayan, no? So, madami pa tayong pag-uusapan sa Thursday. Yes, at Thursday. Siguro wala na tayong technical difficulties, yes, noon. Medyo kasi bago na naman tayo ulit, eh. Umahirap pa lumipat ng FM, AM to FM. Well, anyway, sige. Ako po si Hazel Killing. Ito si Tang Mading. Tang Mading, ang inyong closing remarks mo. Ito po ang inyong abang likod, si Kamading Galawan, na nagpapasalamat po sa inyong pagkikinig. Sa pangalan po ng ating mayora, mahal na mayora, si Mayora Cristy Angeles, ito po ang inyong suki ay nagpapalam po sa inyo na sana sa susunod na Thursday, Webes, yeah, ay magkinig uli po kayo po inyong malaman at mapakinggan lahat ng mga pangyayari na gaganap sa ating kapaligiran, lalo't-lalo na sa ating syudad, sa ilalim po ng ating Mayora Cristy Angeles. Ayan. Thank you very much. Thank you, Hazel. Thank you. And thank you, Maureen. Yeah, thank you.